So what is up sa inyong lahat mga bro, and welcome back to another video na naman na kung saan tuluyan na nga pong bumitiw sa kanyang pagiging head coach itong coach ng Alaska Aces na si Coach Alex Conton. Darang at pag-usapan natin yan, pero bago nga lahat ay huwag kalimutang mag-like, comment, and subscribe. So tuluyan na nga pong nagbitiw si Coach Alex Conton sa kanyang pagiging head coach ng Alaska Aces ngayong araw ng Thursday, August 22, 2019. Matapos nga pong isa-isahing kausapin ng management at ng team owner na si Wilfred Steven Oitengsu ang mga nababalitang players na humihiling ng trade kung hindi nga raw mapalitan itong kanilang head coach na si Alex Conton. Matagal ding naging nga yung balitang ito dahil mga key players nga po ng Alaska Aces na sila JB Casio, Vic Manuel, Chris Banchero at Jeron Teng ang pinag-uusapan dito. Kung kaya't hindi nga po ito pinagwalang bahala ng team owner ng Alaska Aces ang mga concern ng mga players involved dahilan upang kausapin itong si Coach Alex Conton at pagbitiwin na lang as a coach ng nasabing team kesa malagasan sila ng reliable players. 7 years nga mga bro na nagbigay serbisyo itong si Coach Alex Conton sa Alaska Aces bilang assistant coach noong taon ng 2012 to 2014 at bilang head coach naman noong 2014 to 2019. At bilang assistant coach nga mga bro ay nakakuha ito ng isang kampyonato noong 2013 at bilang head coach naman ay 5 final appearance nga mga bro ang naibigay nito sa team ng Alaska Aces. Ngunit sa 5 final appearance nga na yun mga bro, ay niisa nga ay wala itong nakuhang championship title. At speaking of resignation nga mga bro, ay kasama rin itong assistant coach na sila Eric Altamirano at Paolo Layug na lilisanin ng team ng Alaska Aces coaching staff. At ang papalit nga mga bro sa pagiging head coach ng nasabing team ay itong si Coach Jeffrey Cariaso na naging head coach na rin noong 2014 sa team ng Barangay Ginebra. Ngunit pinalitan naman agad ito noong 2015 ni Coach Frankie Lim. Matatandaang sa Alaska Aces nga rin ito unang nakita bilang 6th overall pick as a PBA player noong 1995 hanggang taon ng 2010. At bilang head coach na nga ito ng mismong team na nag-draft sa kanya ay inaasahan ito na unang player ng Alaska Aces na magbibigay kampyonado sa nasabing team. At ang magiging kasama niya naman bilang part ng kanyang coaching staff ay itong si Tony De La Cruz, Monts Gabieres, Danny Ildefonso at Franco Atienza. Sa pagkakataon nga na to mga bro, ay maaaring secured na nga mga players na humiling ng trade na magstay pa rin sa team na ito. Dahil mas pinakinggan nga sila ng management na kung hindi sila aalis ay mas mabuting palitan na lang ang kanilang magiging head coach. Ngunit sa ngayon nga ay sinusubok na sila kaagad matapos hilingin ng Colombian Jeep itong si Kevin Racal for a possible trade. Sa inyong palagay mga bro, tama lang ba si Coach Jeffrey Cariaso ang nilagay bilang head coach ng Alaska Aces or kung hindi naman, ay sino pa kaya ang dapat na naging head coach ng nasabing team? Comment your opinion mga bro. This is Sports TV.